Kamakailan, binisita natin ang lumang building ng Biological Production Services sa Alabang na isang example ng adaptive reuse. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang history ng Cultural Center of the Philippines. Kaya kung mahilig ka sa history at nagustuhan mo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para updated ka sa mga upcoming videos. Also, please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook kay Chubero. Noong 1961, nagsimulang makalikom ng pondo ang Philippine-American Cultural Foundation para sa isang bagong teatro na itatayo. Ang istruktura na idinisenyo ni Leandro Locsin ay itatayo sana sa isang 10 ektaryang lote sa Quezon City. Samantala, noong 1965, ipinahayag ni Miss Imelda Marcos sa isang proclamation rally sa Cebu para sa kanyang asawa na tumatakbo sa pagkapangulo na si Ferdinand Marcos, ang kanyang pagnanais na magtayo ng isang pambansang teatro. Nang manalo si Ferdinand Marcos sa pagkapangulo, nagsimula ang paggawa sa teatro sa pagpapalabas ng Presidential Proclamation No. 20 noong March 12, 1966. Si Imelda noon ang unang ginang. Hinikayat ang Philippine-American Cultural Foundation na ilipat at palawakin ang mga plano para sa teatro sa isang bagong na-reclaim na lokasyon sa kahabaan ng Roas Boulevard sa Manila. Upang gawing formal ang proyekto, naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos ng Executive Order No. 60 na nagtatatag ng Cultural Center of the Philippines and appointing its Board of Directors. The board elected Imelda as chairperson, giving her the legal mandate to negotiate and manage funds for the center. Bago pa ang inauguration ng kanyang asawa, nagsimula na si Miss Imelda sa pangangalap ng pondo para sa Cultural Center. Isang paunang kalahating milyong piso ang nagawa mula sa mga nalikom sa premiere ng Flower Drum Song sa Film Life Theater at isa pang 90,000 pesos na na-turnover mula sa Filipino arm ng Philippine-American Cultural Foundation. Gayunpaman, ito ay hindi pa sapat upang masakop ang inaasahang gastos na 15 milyon pesos na kailangan para sa pagtatayo ng teatro. Karamihan ng pondo ay galing sa War Damage Fund for Education, authorized by the US Congress nang si President Marcos at First Lady ay bumisita sa United States. Upang makabawi sa natitirang gastos sa pagtatayo sa teatro, lumapit si Miss Imelda sa mga kakilalang kapamilya at negosyante. Nagbakasakaling gusto nilang tumulong sa kanyang layunin. Ang mga carpet, tela, marmol, mga likhang sining upang palamutian ang loob ng teatro, at maging ang simento ay pawang mga donasyon. Despite the success of the First Lady's fundraising, the project cost ballooned to almost 50 million, or 35 million over the projected budget by the 1969. Miss Imelda and the CCP board took a $7 million loan through the National Investment Development Corporation to finance the remaining amount, a move that was heavily criticized by the government opposition.
Senator Ninoy Aquino strongly objected to the use of the public funds for the center without congressional appropriation and branded it as an institution for the elite. Unfazed with the criticism, Marcos and the CCP board went ahead with the projects, and the Theater of Performing Arts, now the Tanghalang Pambansa of the Cultural Center of the Philippines, was opened on September 8, 1969. Dito tayo sa kahabaan ng Roas Boulevard. Ngayon naman ay didiretso tayo sa CCP Complex. Ayan. Okay, so ito na yung CCP complex, ano? Hindi ko alam kung pwede na bang kumanan o... Pwede na siguro, hindi ka na. Ikot lang muna tayo dito sa part ng CCP complex. So maganda mamasyal dito ng umaga. Mga 5:30 ganyan. Or kahit alas 5 ng umaga. Kasi alas 5 maliwanag na eh. Kaya masarap mamasyal dito. Wala pang araw. So masarap maglakad-lakad, magbike, jogging. Tapos ito yung ano, Folk Arts Theater, Tanghalang Balagtas. Ayan, so luma na rin itong Folk Arts Theater na ito, kailangan na siyang i-restore. Kita nyo naman oh. Tapos dyan sa may unahan natin, yan yung Coconut Palace. Ayan. So, Coconut Palace. Okay. Okay, so eto naman yung Star City. So nagawan ko na to ng noon at ngayon, sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko na lang sa description below.
Okay? Star City. Halika na, ikot tayo, hanap tayo ng parkingan. Okay guys, nandito nga tayo sa Pasay City boundary ng Maynila. So bali, ito yung CCP. Ayan. So bakit kaya ganun guys, ano? Ang buhay ay talagang napaka-unfair. Kapag tayo bilang isang tao nakagawa ng maganda at nakagawa ng hindi maganda, ang laging natatandaan ng mga tao ay yung nagawa mong hindi maganda. Kumbaga lahat yung maganda na nagawa mo sa buhay mo, kumbaga lahat yon ay erased, baliwala. Ano? Ba't kaya ganun? Ito, itong sinasabi ko na ito is in general guys ha. Ayan. Ganun yata talaga ang buhay, ano? Kaya dapat kung tinitignan natin yung masama, dapat tignan din natin yung maganda. Ano? So maraming salamat nga pala doon sa mga nagre-request, mga nagsasuggest ng mga iba vlog natin. So yung mga nagsasuggest na yan, please lang ha, sana within Metro Manila lang, wag naman muna sa mga probinsya. Ayan, dito muna tayo mag-focus sa Maynila. Ayan, tapos marami akong nakita mga comments, nagsasuggest along Maynila lang naman. And so huwag kayong mag-alala, naka-note na yan. So marami kasi tayong mga dapat unahin muna na nakalista na, na kailangan nating gawan ng noon at ngayon. Ayan, so basta lahat ng mga sinuggest nyo, naka-note na yan sa akin. Okay? Okay, so paalis na tayo dito sa CCP.
Ayan, so maraming salamat sa lahat ng mga nag-aabang, mga nanood, lalong-lalo na dun sa mga hindi nag-skip ng ating video. Ayan, thank you so much sa inyo and I hope na nag-enjoy kayo sa bago nating episode ng noon at ngayon. Ayan. Again, maraming salamat. I'll see you again next time. Please don't forget to like, share, and subscribe. I've got it all planned out, love. Every day of our lives, I'll start by waking you up with kisses to remind you that you're mine. We'll head into the kitchen, have breakfast with your favorite cup of tea, and I'll spend my mornings wishing that I could form the words to make you see. I'll never be the same because of you. I'm changed for the better, and I just can't explain what it is you've done to me. Walk me down the pavement, right up to my driver's door.